Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Mimay Santos and for today's video, lotion naman ang pag-uusapan natin ngayon. Ramdam nyo na rin ba na nagbabago na ang ating weather? Well, mainit pa rin naman. Pero hindi na katulad ng mga nakakaraang buwan at pagdating sa hapon, mas madalas nang umuulan. Ako personally, sinabi ko na sa inyo to before na hindi ako madalas mag-apply ng lotion or moisturizer sa aking katawan. Kasi unang-una, hindi ako komportable dahil naiinitan ako. Pagkagising ko kasi sa umaga, diretso na kagad ako sa kitchen. So ako yung magpe-prepare ng aming breakfast. At umpisa pa lang ng araw ko, naglalapot-lapot na ako dahil stove agad yung kaharap ko. But it doesn't mean na hindi ako naglo-lotion. Pagdating sa lotion, medyo marami akong hinahanap. Unang-una, non-greasy. Pero syempre, yung mamo-moisturize pa rin naman yung skin ko. No white cast. At ayoko nang makati sa balat kasi nga sensitive skin ako. At isa pa, ayoko nang masakit sa ilong. Kasi hindi komportable sa akin lalo na pag matutulog ako. Pag masakit sa ilong or matapang yung amoy ng product, masakit siya sa ulo. At para sa akin, bonus na lang kapag ang lotion ay nakakapute or nakaka-brighten up ng skin. Ang ginagamit ko ngayon ay itong Soyun Naturals Moisturizing and Brightening Lotion from WGE Asia. They also sent me the Soyun Naturals Organic Matte Finish Clay Blush in Midnight Wine. 100% natural ingredients, blendable ito, at maganda to for drunk blush effect, at perfect ang color niya sa Morena Beauty. It can also be used as a lip balm or as an eyeshadow. It comes in 2 tones to match either fair or brown skin perfectly. Sa mga hindi pa nakakaalam, WGE Asia is known for its wide range of authentic and excellent quality products at isa sa mga product nila ay itong Soyun Naturals. They sent me this para masubukan ko na agad dahil sobrang arte ng balat ko pagdating sa lotion. Siguro nga yung isang dahilan kung bakit ay dahil nga sensitive skin ako. Ang Soyun Collections are Korean-inspired products that was locally made. Pareho din naman siya ng quality sa Korean cosmetics. Ang difference lang is dito nila ginawa sa Pilipinas para bumaba yung price point nito at para mas maging affordable. Ganito yung itsura niya guys, nakalagay siya sa pump container. At kitang-kita nyo naman na talagang gamit na gamit ko itong product na to. Sa likod naman, nakalagay ang direction and ingredients. At dito naman sa baba, nakalagay yung kanyang expiry date. Nakalagay dito, moisturizing and brightening lotion, 100% natural ingredients. Meaning, ito ay organic guys. At ang main ingredients nito ay aloe vera, grapefruit, and lavender extract. Alam nyo naman na gustong-gusto ko ang aloe vera. Basta ang isang product ay may aloe vera sa ingredients, talagang gusto ng skin. So ano nga ba yung naging effect sa akin ng product na to? Ipapakita ko sa inyo guys. Ganito yung itsura niya, kulay puti siya. And pag binlenda natin siya sa skin, so ganito yung nagiging effect niya. Medyo napadami yung nalagay ko kasi tipid siya gamitin. So ayan, inabsorb na siya agad ng skin ko. At kung mapapansin nyo, wala siyang white cast. At non-greasy siya, pag nilagay mo siya sa skin, ang bilis niya i-absorb ng balat, para siya nagme-melt, para siya nagiging tubig, kaya wala na siya agad, tuyo na siya. At kung mapapansin nyo, sa unang lagay ko pa lang, yung skin ko matte siya, pero nararamdaman ko na na-moisturize niya yung skin ko. Kasi may white cast, makikita nyo agad, lalo na kapag yung lotion na-stuck ng matagal sa atin, di ba nagkakaroon siya ng parang mga buo-buo na product. Kapag nilagay mo siya sa skin, talaga makikita mo na nagbubuo-buo yung product. Pero ito para sa akin, wala siyang ganun. Hindi siya makati sa skin. Sensitive skin ako guys, pero wala ako nakitang kahit na anong sign ng irritation sa skin ko habang ginagamit ko itong product na ito. At ang maganda kasi dito, organic siya. Kaya yun yung isa ding nagustuhan ko dito sa product na to. Pagdating sa scent ng product na ito guys, amoy siyang mild aloe vera na medyo mild floral scent. So, ganun yung amoy niya pag lumabas siya sa bote. Pero para sa akin, kapag nalagay na siya sa balat, nag-iiba yung amoy niya. Alam mo yung bagong labas sa shower, yung naaamoy ko dito sa product, kapag nandito na siya sa balat ko, at ang bonus pa dito sa product na ito guys, nakaka-brighten up siya ng skin. I highly recommend this kung katulad ko kayo na ayaw nyo ng malagkit na lotion, pero gusto nyo pa rin na namo-moisturize yung skin nyo. Sobrang mild lang ng product na ito guys, at kung meron kang sensitive skin, ito ay plant-based body lotion. And if you want to order, maglalagay ako ng link sa description box, and you can get 20% off for a minimum purchase of 500 pesos. And the code is MY100. Ipa-flash ko na lang dito sa screen, guys.
So that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Thank you so much and hit the notification bell para notified ka kapag may mga ganito tayong video. See you on my next video, guys. Bye!